Samantala kung marami po ang na-last song syndrome noon sa kantang Tell the World of His Love, ngayon marami muli ang tiyak na papapaawit sa kantang ito na siya pong magiging final song sa misa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. At narito po ang aking report. Malilimutang tagpo sa pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas noong 1995 ay ang pag-awit ng theme song na Tell the World of His Love. Napukaw nito ang kalooban hindi lamang ng tinatayang 5 milyong Pilipinong dumagsa sa Quirino Grandstand, kundi maging ng mga foreign delegate. Si Pope John Paul II, kitang-kitang nakikisabay pa sa beat ng kanta. Ang composer ng kanta na si Trina Belamide, hindi raw inakala na ganito kalaki ang epekto ng kanyang kanta. Nauna yung lyrics for this one. I thought it was a way of rephrasing the whole theme. Sabi ko, ganon, as the Father sent me, so am I sending you. So parang, tell the world of His love. Ang dating GMA News reporter na si Ralph Guzman, naging bahagi ng children's choir na umawit noon sa grandstand. 14 na taong gulang pa lang siya noon. Nung time na yun, excited lang ako kumanta for the Pope. Lahat talaga ng mga parokya, lahat ng mga simbahan, kasi na-mobilize talaga noon. The night before, doon lang kami nagkita-kita. Maging ang mga tao, eh nakipagsabayan sa mga choreography ng kanta. Nagkaroon pa nga ng pag-wave ng mga tao sa grandstand. Sabay-sabay nagpakita ng pagmamahal sa Santo Papa na buong puso naman niyang sinuklian. Hindi rin malilimutan noon ang pagpapaikot ng baton ni Pope John Paul II nang dumalo naman siya sa isang event sa USP. Ganun din nang makikanta siya kasama ang mga tao. And now, ladies and gentlemen, may we request His Holiness Pope.